Jay Paramis. Paramis na ni Yue. At alam mo naman, pag sumigaw na ang mga fans ni Yue, may lucky charms yan eh. Oh, feeling ko nasa kabila sila pero maririnig natin. Sisigaw ba yan? Ayun na nga. Oh, diba? Tingnan natin. Ayun na, binabanatan si Owen. Okay, pasok dito. Ay, sakit din pala ng damage talaga ng chip, eh, no? Oh, may ano pa yan. Meron siyang medyo unpredictable na magiging stun kapag ka nagkaroon siya ng sapat na stacks doon sa kanyang crash course na skill. And yung overtime din niya, which is yung papabilis nga, pero grabe. Okay, galit na si Yue, ha? Medyo may... May onting pag-amba together with Haji. So yung healing galing dito, plus Oasis, yung baka, alam nyo na yun. Kailangan din i-count ng Falcon AP Brent. So yung scaling up to the late game, medyo mataas din para sa Blacklist International. Pinapasok na ni Ogren dito eh, no? Oo. Actually, kung titingnan mo, may plano din kasi sila eh. Kasi si Kyle ay nandun. Iipitin ata nila, hindi tumama yung missiles. Superin! And Kyle Gizzy with that first blood. May pag-ago pa ng mga green caps. Ganun-ganun lang, may machine gun Kelly lang. Oh, ni Super Marco. Napakabilis nung naging pag-rotate doon ng Falcon AP Brent. Tumabor pa na napalow nila sa mid lane agad si Haji. So nabawasan doon ng agap in terms of yung support at alalay na makukuha itong si Owen. Nako, hindi na nila pinagalaw dito si Flap habang si Owen naman. At nindex binabato-bato lang dito ng Shield of Spirit. And crucial flicker, ladies and gentlemen. Sumbra naman yung galawan na yun, pare. Crucial flicker, crucial almost kill. Pero kailangan pa rin na gawin ng Blacklist International yung mindset na sige, okay lang kasi wala namang flicker. Yeah. They will try to get the gold in the bottom side. Okay, tatlo dito sa turtle. Nagamit na rin yung Ashen Echo. Four members for Blacklist. Uy! Si Kyle Gizzy pa rin makakuha noon. Pero lalaban nga ba sila? Nagamit na rin yung ultimate dito ni Kyle. Ipitin si Edward. Pasok flicker with the ultimate. Yun yung game changer. Yun yung game changer dun. Yung tinatawag na Netherrealm. Yeah. Napakaganda rin naman nung naging attempt doon from Blacklist International. Nakuha nila yung condition na napauwi at na-force nga out niya yung flicker dito ni Flap TZ. Pero in the end, napakaganda pa rin nung naging retribution doon na itong si Kyle TZ. And yung mga nakikita natin sa mid lane, na double hila, Jutsu, nagkakahilaan. Inaantay pa nga ni Fiu na hilain siya. Eh, no? Oy, sabi niya, hilain mo ko! Grabe naman yun. Wait lang, pero si Ogun yung nakasilip dito. Any moment, pwede niya ilapak yung shortcut niya. Haji. Ay! Uy na naka! Wow! Grabe niya, idol na mga kids! Ay, walang vision yun ha! Napanood ka! Napanood yung nabarya mo! Napanood yung nabarya mo, Brits! Ganun ako gumalaw eh. Sana ganun ka gumalaw! Sana pala, mali-mali pala yung pag-construct ko ng word. Sana ganun ako gumalaw. Yung mga ibang nandun na nabarya main dyan, natuto na ng mga galaw. Yun. Overwhelming yung information na meron talaga. Natuto talaga sila sa inyo. It's all about the info. Ang ano lang, yung chip nila sobrang namamaximize. It's all about the info, no? Yung rumor nila dito. So, ang nakukuha ko dito, yung info kasi nung vision, nagagamit ng AP Brent. Pero kasi ang call ko dito sa Blacklist, yung scaling nila late game, yeah. Para sa akin, hindi, pantay lang pala. Pantay lang yung sakit. Yeah, halos pantay lang talaga. Pero ang isa sa mga worry mo dito, pagdating ng late game, yung Nova Trix na snipe, pwedeng agad-agarang magamit yung Netherrealm eh. And yun yung magiging go signal sa kanila if ever. Pero maya-maya pa naman natin abang. Kasi mahaga pa, 4 minutes pa lang. Kumbaga pumupunta lang ako doon sa mga punto na pwede nating kasahan. Oo, kung umabot. Kung umabot tayo mga 24 minutes. Oo, yun. Masakit talaga yung damage nung Nathan with the Paramis. Yan yung hindi mo alam na na-AAO-ihan ka na. Oo, yung parang mga combo, ilan sa mga combo na pinakakayang patagalin yung mga laban na nakikita natin. Pero speaking of information na naman, paghawak, paninindigan lang naman din talaga dito ng Falcons AP Brent. Though mukhang ang magiging plano rin naman ng Blacklist International ay maging all-present sa paparating na objective. 10K, ang buhay ng turtle. Set up muna dito kay Nahaji. Yung info! Na-info ka na naman. Pwede tawagin, nailabag na uli dito yung shortcut. And libre na naman ang pagong para dito sa Falcons AP Brent. Oh my G. It's another 2K gold lead sa first 5 minutes ng laro na pumapabor sa Hive. Nilaban yata ito. 1v1 ha, Sensui versus Ogun. Pero makunat talaga eh, no? Ang kunat talaga ng chip na yan, ano ba yan? Makunat, may heal pa yan ha. Oh, wait lang, trophy. Uy!
ang bilis talaga ng daliri. Oo, ni... Pindotables eh. Pindotables mula kay Oheb. Ako, ang call ko lang talaga dito, tiis pogi. Kung ikaw ay part ng agents, tiis ganda at tiis pogi teknika dito. Oo, parang nakakita naman natin yun from Sensui. Naghihintay talaga siya ng timing bago mag-engage katulad nito. Okay, tatawagin ba yung mga tropa? Hindi, wala pa na siyang kunde. Pero yun na naman yung version. Edward versus 2. Nakatakas pa siya, nabugahan. Doon, so called demon. Oh my gosh! TikTok play! Mula kay Black TZ, pasag pa yung Tori sa baba! Pwede i-upload. Tikpang tiktukan pala yun. Dati kasi pang YouTube eh. Pang TikTok. Pang TikTok na eh. Nung mga panahon mo, burit pang YouTube. Hindi, nabutan ko yung TikTok. TikTok gamers, basag yung tower sa bottom side. And remember, na-mention ni Brent yung info overload ng AP Bren. Kapag walang tao dun sa vicinity, go sila. Classic move eh, no? Yeah, parang gusto naman mag-attempt talaga ng Black Ops International na hintayin lang yung mga tamang opportunities and timings. Nakita natin kanina na hindi rin naman sila nagpo-force out agad-agad ng mga team fights kapag ka meron pang threat nung shortcut at kapag ka nakatayo pa yung shortcut na nailapag previously. Pero yung mga ganoong sitwasyon katulad na lamang ng kanina na ang AP Bren or Falcon's AP Bren ang mangbibigla ay hindi na mabasta-bastang masagot ng Black Ops International katulad na dito, pero mag-attempt sila. Haji! Hindi yung sagot, Haji. Pagkagalawin ba nila si Super Mago na hatak din ang Yue with a kill. Maganda pabawi ito para sa Blacklist International. Si Yue na roon din. Edward, for the follow-up. Bad beats na si Kuya Haji, ah. Bira ka makakita ng mga ganong move. Kinomit na ni Haji din dito yung kanyang ultimate just to get the Beatrix and it was worth it. Okay. Oh! Pinagsasapak na naman ni Flap TZ. Wow! Wala na rin akong masabi, favorites. Parehas tayo. Sabay na lang natin panoorin. Parang ang sarap na lang talaga. Kasi nagugulat na lang tayo sa kung papaano. Gaya ng nasabi ng ating solo analyst kanina na si Butters, ka-well-covered talaga. Ano? Lahat. Ay, ano? Covered. Oh, sinabi niya kanina. English yun eh. Ano yun? Well-covered? Covered. Covered everything. Oo. Oh. Basta yun yung meaning nun. Oo, oh, sabi niya. And I agree with that. Kasi ito yung vintage yun eh. Vintage AP Bren eh. As much as we would like to put our shoes dito sa nararamdaman ng Blacklist International, ang hirap din kasing tansyahin paano sila makakawala dito eh. Kasi parang nila-lockdown talaga lahat ng opportunity. Oo. Kinoclose yung gap eh. And yun naman talaga yung dapat mong gawin kapag may mga gantong klaseng hero. O, kunyari, Nathan, alam natin na item dependent niya. So yun talaga yung naging solusyon ng Falcon's AP Bren. Ipitin agad natin, gamitin natin yung kits na meron tayo. Dyan yung shortcut. Nahihirapan ang Blacklist International dito. At alam ko, si somewhere out there, si Coach Ocho G ay nanonood at ang comment niya dito, napa-PM siya. Napa-PM siya. Beautiful MLBB kasi it's all about the macro para sa side ng Falcon sa AP Bren. Itong isipin mo naman, up to this 8-minute mark ay 4-2 pa rin ang nakikita nating kill score. Na from the past 3 games ay no-observe lang talaga natin na ang Falcon's AP Bren inuunti-unti na lang tayo na hindi natin namamalayan from one side turret to another tapos mapaliliitin na lang ng paliliitin ng tuluyan yung mapa ng Blacklist International. Ganoon ulit yung nakikita natin ginagawa nilang kwento in this game. It's the same situation. It's the same story. But the only difference is mas may survivability sila with the Faramis, mas mahaba yung team fight ng Blacklist International. Kumbaga kung 5-on-5 Royal Rumble, pwede nating gawing imbis na lima sila, pwedeng 10 sila kasi nga may secondary life doon sa NetherRealm. Pero kita na naman sila doon. Mag-aattend pa dito ang Blacklist. Info man. The F-Cap Vision Overload. Oo, info man. Ngayon, hahabol ang Blacklist. Let's see. Sumisilip lamang sila. Reset para dito sa Falcons. 9 minutes into our game. 4.6K Goldie. Nagtatabi-tabi ang Blacklist. Getting ready for this Lord attempt. Unahin si Ogwen. Poke lang muna ata to. Pero okay! Masakit ang Ogwen. Nagamit na rin niya yung kanyang breaker. 5-man ito. Kailangang humabol. Pero sila. Wala pa. Sumisilip. Wala pa. Wala pa. Wala pa muna. Ay, ngayon na nga, dito na. Sabi ko, wala pa. Wala pa, easy ka lang, Bridge. Wala pa eh. Kanina, alam mo lang, dyan siya kanina kasi tinitignan ko. Kanina lang, inaangat niya yung bot eh. Oo, pero
Sabi ko kahit hindi nga siya masyadong sumunod kasi mayroon namang short. Pero nandito pa rin talaga siya. Si Ogwen. Si Ogwen ba yun? Si Flap Tizzy. Si Flap Tizzy, naka-ready. Actually, walang nangyari. Inexpect natin mag-Lord fight. Yung friend ni Lord lang. Right after nung Astro Echo, nagdalawang isip na rin dito ang Blacklist Generation kasi wala silang vision doon sa may taas na bush. Wala silang vision doon sa may pixel, sa may ano, sa may bush na yon. And ayaw naman nila siyempre isugal. Lalo na level 1 Lord pa lang naman yung paglalabanan. Hindi pa yun yung luminous, hindi pa yun yung dumadamba. So, kayang-kaya pang-depensa nito ng Blacklist. Parang ang tricky lang din talagang isipin dahil kung wala kang information na nagsisplit si Flap TV, merong threat na makakasunod siya agad dahil may shortcut. Pero at the same time, pwede rin siya yung isa sa mga pinakamanggulat. And given na napakataas ng damage output na meron siya dito, also securing the Malefic Roar, hindi mo yun gugustuhin bilang front ng Blacklist International dahil kinakailangan talaga ay makapagharap or makapag-serve ka talaga as yung front nila in this kind of situation. At lalo pa ngayon na merong Lord na nagmamarcha sa bottom lane, kinakailangan talaga na ma-defensahan ng maigi sa Blacklist yung mga crucial heroes nila. Gumuguhit na yung Novaria. Yung Novaria ba yun? Yung Bea? Yung Bea? Novaria? Novaria pati Bea. Okay, pasok si Ogwen dito. Tatawagin niyo ba yung tropa? Hindi. Isasakalan na niya yung kanyang sarili. Since Yui nakalabas din. Ogwen with a kill. I'm sorry, that's OM. OM with a kill. Nawala si Ogwen. This is the defense ng Blacklist International. In layman's term, tiis, pogi talaga. Mm-hmm. Kasi lumiit na ulit yung mapa. Yung win condition nila kanina na pagkuha ng mga iba't ibang objective, totally blocked. Ang daming portals, yung mga portal na yan sa bawat sulok ng mapa. Oy, nag-attempt si OM! Ako na palalim ba? Flickr na gamit din. Yung snipe dito mama, pero si Flap! Pinagtulong-tulungan ng limang members mula sa Blacklist. May hinga pa, may hinga pa. May onting tibok. Kapag tumibok, ang puso. Tsaka ano sila dun, mas kampante sila nung umangat kahit papano given na kaka-respond lang din naman ni Ogwen na na-pick off nila earlier and kaka-pick up lang ng Holy Crystal na rito ni Oheb. So, mas acknowledge na nila yung damage output na pwede nilang i-dish out considering na may advantage sila clearly bago sila maghanap ng mga engages. Pero katulad na lamang ng kanina, hindi nila pwede rin i-risk na ganoon na lang nakakagulat yung magiging pasok dito ni Flap Tizzy. Pero nakuha naman nila yung kill nonetheless. Pero kung naging 5v5 situation, ay talagang mas matimbang yung mga kinakailangan i-consider dito ng Blacklist International. Kasi nilima nila si Flap Tizzy eh, no? So, doon pa lang na measure na ng Blacklist, wait, may damage na tayo. Sinabi din to ni Burrito kanina na kailangan mo, ini-imagine mo na yung late game eh. At doon nag-invest ang Blacklist International. Tiis lang muna, hintayin natin yung Holy Crystal, ang taas na ng damage ni Oheb, kaya din confident siya kanina na mag-entropy in, tines yung damage, at yun, nawala si Flap Tizzy. So kung ikaw ang AP Bren, Falcon sa AP Bren, respeto na to. Re-respetuin mo na yung damage ng Blacklist International. Yun na lang yung kailangan mong gawin eh. Kasi kung extended defight, naku po, andun na naman yung F-Cup Vision Overload. Yung info kasi. Yung info, man. Kung may Paris Overload, ayun na. Ay, good, ano ba, Trix? Atras muna kagad si Edward. Makukulangan sila lang isang members dito if ever mo pa-TP out itong si Agent Zero. Puso pa naman mga Overload. Info Overload, man. Oh, yun talaga yung magiging plano nila dito. Sa sobrang dami nilang makukuha ang information, tapos yung pagkaka tama palagi nung Star Shatter maging runners up at mula kina Super Marco. The mere fact na may napauwi na silang isa, mukhang ginugunan nga nila itong Lord pero maging ang Blacklist, gusto yatang ilaban. Look at the minimap, may 1v1 na nangyari. So may iba ba? Meron. Pwedeng tawagin. Nagamit na rin actually ni Ogwen yung kanyang shortcut. Yeah. Okay. And at this point, parang mas kaya or may capability na ang Blacklist na ishred or tunawin yung mga ilalatag na shortcut dito ng Falcon's AP Bren. Kaya parang nawala rin agad-agad kanina yung nakita natin na ginamit ni Ogwen. So, nag-cooldown siya ngayon. Grabe. Pero yung laban sa baba. Namamate yung Blacklist dito sa position. Lalaban sila. Okay. Ibilitin nila to. Okay, since Suwi, tinamakan kalahati yung buhay. Ogwen sa likod. Pwede niya tawagin si Flap if ever. Haji! Super Marco na palalim pa dito si Haji. Sakto yung netizen. Kaya lang ang problema. Atake Ang tagal natin naghintay ng team fight and it's a 2-4-2 situation. AP Bren
Sumisigaw na ang Hive ng Endable. Endable nga ba? Naku, dalawa na lang ang titira dito para sa Falcons. I mean, sa Blacklist International. Pero wala sila mga minions. Rirespeto. Lumalim pa dito sa sakit! Oh, sakit! Masakit! Tinutunan rin Super Marco. Pasok si Yue. Pero hindi niya masasalba! Wala siyang Red Nether Realm, mga kaibigan. At mag-isa na lang si Yue. Buti buhay na si OM. Bababa na rin naman yung mga Death Timers. Lord is up for grabs. Didepensa muna ang Blacklist International. Pero sabay-sabay mapapanood ng buong Champions Arena ang pagkuha ng libreng Lord. For the Falcon! Ay. Ibang klase na ngayon ang naipapakita sa atin. Merong naging attempt doon from Blacklist International na ilaban pa rin naman considering na yung nagtatatakbong pa pala yung Falcons AP Tren ay medyo bawasan na. Pero kung kanina pa naka-sniper etong si Super Marco, nakaliligtaan nating pansinin na siya rin ay may taglay na Nibiru na ngayon meron pang Demon Hunter Sword. Oo, so, yung lumulusot din talaga yung damage niya kahit dito kay Sensui. Yung ganun yung damage na yun eh. Ayun na naman! Yung Nova Tricks! Kalahati si Yui dito, Lord! Ay nasa may bandang gitna. Whoa! Oh my gosh! Falcons AP Tren! Sumisigaw na ang Hive! Lord ay nasa gitna! Tinamaan si KL1! Ilalaban natin dito si Sui na gamit nito yung Nether Realm. Meron pa siya rin mortality. Pakikipagsabayan na dito ang Blacklist International. Ay, unti! Unti! Silang bumabagsak! Edward is down! Si Yui na lang ang natitira! At tuloy-tuloy na ba ang paghakbang ng Falcons AP Tren patungong Upper Bracket Finals! Dominance! Ooh. Wow! May pag-tumbling pa! Ah! Yumanig ang Champions Arena!